Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Hindi ako nakasagot kaagad sa tanong ni Hans kung sino si Carlito. Kahit alam ko kung sino ang kanyang tinutukoy. Nagtataka rin ako kung bakit bigla niyang nabanggit ang aking kababata. Kaibigan ko. Sa wakas ay may salitang lumabas sa aking bibig. Halata sa kanya mukha ang pagkabagot dahil sa tagal ng aking pagsagot. Kaibigan? Pero bakit narinig ko na parang may gusto siya sa'yo? Tanong niya ulit. Natigilan na naman ako. Saan naman kaya niya narinig yun? Si Carlito may gusto sa'kin? Sa layo ng narating niya sa pagiging seaman, magkakagusto pa kaya sa'kin yun? Halatang halata ang inis sa kanya mukha. Parang hindi na makapaghintay sa aking sasabihin. Saan mo naman narinig yan? Kababata ko si Carlito, pero simula na mag-aral siya sa syudad hanggang sa pagsampa niya sa barko, hindi na kami nakita o nagkausap man lang. Kaya imposible magkatotoo ang sinasabi mong may gusto siya sa akin. Paliwanag ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil sa narinig. Naaliw naman ako sa reaksyon niya. Ang dali lang talaga magbago ng kanyang mood. Gusto ko pa sanang tanungin kung bakit ganoon na lang ang interes niya kay Carlito. Pero mas pinili kong huwag na lang. Ayaw ko mapahiya sa manta. Ano na lang ang sasabihin ng iba kung nasa relasyon pa tayo tapos haali-aligid dyan si Carlito sa iyo? Hindi siya kumukurap at kinakabahan ako. Nawalan ako ng kakayahang umimik. Nagpapanggap pa kami. Kapalit ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Binabayaran niya ako at kasama sa kontrata namin ay ang pag-asta na parang isang tangang girlfriend niya. Pwede siyang may makasama, makatabi at dalawin ng ibang babae. Samantalang ako, may narinig lang kahit walang katotohanan, mapapahiya na siya. Nasa sitwasyon ako kung saan lahat pabor sa kanya. Ayos lang ako ang hamakin, maliitin at masaktan sa sasabihin ng iba. Basta nasa itaas pa rin siya at walang magiging problema. Humawak ako sa aking dibdib at nagkunwaring may kinakamot doon. Sana nga, mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Mga panghihinayang, mga salitang gustong-gusto kong isigaw. Pero mas mabuting isarili ko na lang. Huwag ka mag-alala, sir. Hindi ko po kakaladkarin ang pangalan ninyo sa kahihiyan. Sabi ko sa kanya bago umalis doon. Napakapit ako sa gilid ng hagdan dahil pakiramdam ko'y mahuhulog ako. Hindi ko alam kung bakit panghihinayang at pagkabigo ang naramdaman ko sa dahilan niya kung bakit nagtanong siya tungkol kay Carlito. Bakit? Akala mo nagsiselos siya sa kaya nabanggit niya si Carlito? Panunumbat ng isang bahagi ng aking isip. Pagkukunwari lang lahat ng ito, wala nang hihigit pa doon. At dapat, hindi na ako umasa na may mas mabigat pang rason bukod doon. Gusto kong sabihin kay Cathy ang naging takbo ng usapan namin ni Hans. Pero alam kong hindi pwede. Wala akong karamay, walang kakampi, at walang may pakialam sa akin. Nagpaalam na naman si Hans pagsapit ng gabi. Kina-governor ulit siya pupunta. Ayaw ko mang isipin kung sino ang nando doon, pero huli na dahil nakaramdam na ako ng sakit. Gusto kong magtampo kay Hans. Dahil pwede naman siyang tumanggi at manatili na lang dito, pero mas pinili pa talaga niyang pumunta doon. Pero kasama ba sa kontratang pinirmahan ko ang pagtatampong wala sa lugar? Una sa lahat,
Hindi ako niligawan para maging totoong girlfriend. Naging girlfriend ako dahil pareho kaming nakikinabang sa isa't isa. Umaga na naman at bagong pagkukunwari na naman ang gagampanan ko. Pagbaba ko sa kusina, aligaga na silang lahat. Anong meron? Tanong ko sa kanila. Hay nako, yung asawa mo kasi, nag-request na magdala na naman ng lunch sa manggahan. Kaya heto't hinahandaan na namin para hindi na kami masyadong busy mamaya. Nag-request din siya na kung pwede, ikaw ulit na magdala ng mga pagkain doon. Pahatid ka na lang daw kay Miko. Si Kati ang sumagot. Kinilabutan ako sa salitang asawa na ginamit niya. Tunay na jowa nga, hindi ko na papel maging asawa pa kaya. Bakit hindi ako ginising ng mas maaga para tulungan ko kayo? Sabi ko, habang itinatali ang buhok para tumulong sa kanilang maghiwa ng mga rekado. Actually, hinanap ka ni Sir kanina. Sinabi namin na tulog ka pa. Pero sabi niya, huwag ka na lang daw gisingin. Saad naman ni Josie na naghihiwa ng mga bawang at sibuyas. Kumabog ang dibdib ko. Ako? Hinanap ni Hans? Hindi ko kakayaning pumunta sa manggahan kung ako lang mag-isa. Kailangan ko ang tulong ni na Josie at Kathy. Kaya sumama sila. Gaya ng sabi ni Hans, si Miko ang naghatid sa amin. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang may isang SUV na paparating. Ang susya lang, nasa taniman na mangga pero naka-SUV. Ang sinakyan namin papunta dito ay ang Range Rover na ginamit ni Miko. Samantalang ang ginamit ni Hans ay ang kanyang pulang Hilux. Nakuha ng bagong dating ang atensyon ng lahat, lalo na nang bumaba ang sakay nito pagkatapos pagbuksan ng kanyang driver. Magandang umaga po, Ma'am Brenda. Sabay-sabay na bati ng mga tao. Hi, good noon. Estorbo ko ba kayo? Nagpunta ako sa mansyon pero ang sabi dito, nagdito daw nagla-lunch si Hans, kaya pumunta na rin ako dito. Sabi niya. Nahihirapan siyang maglakad dahil sa suot na boots, naka-tube top siya na pinatungan ng maong na jacket at naka-maong jeans. Sobrang fit ng kanyang pantalon na halos pumutok na ang kanyang pang-upo sa pagkakaipit. Pero hindi siya nakikitaan ng kapintasan dahil mas lalo lang nadepena ang kanyang katawan. Nagdala nga pala ako ng mga pagkain. Sabay abot nito sa mga disposable na sisidlan sa bawat trabahador na nadaanan. May tumanggap ng pagkain bigay niya at nahagip ng dulo ng kanyang mga daliri. Agad naman niyang pinahid ang kamay sa suot na pantalon at parang nandidiring lumayo sa mga taong yun. Agad niyang sininyasan ang driver at lumapit ito sa kanya na may dalang hand sanitizer. Pagkatapos, ibigay ang lahat ng mga pagkaing dala, pinauwi na niya ang kanyang driver. Nagliligpit na kami ni na Kathy at Josie na mga pinagkainan at hinayaan ng mga trabahador na magpahinga sandali bago bumalik sa kanya-kanyang trabaho. Si Brenda, sumama kay Hans at tinitingnan ng iilang puno ng mangga. Mayat mayang napapakapit sa lalaki dahil bumabaon ang takong ng boots sa bawat paghakbang. Alam na taniman ng mangga ang pupuntahan? Nag-high heels pa talaga? Tanga lang. Bulong naman ni Josie. Bakit ba nandito na naman yan? May napapansin na talaga ako sa babaeng yan, Samantha. Parang gusto kang palitan sa pwesto mo. Kaya huwag kang papayag. Naiinis namang nabulong ni Kathy. Napagdiskitahan pa talaga ang isang disposable cup at sinira iyon gamit ng isang kamay. Hindi ko naman magawang ipagtanggol si Hans dahil kahit ako, napapansin ko rin talaga ang pagiging malapit nila. Hindi nagtagal, lumapit naman sa amin si Miko. Sam, tapos na kayo dyan?
Parang uulan kasi kaya ihatid ko na kayo. Dumako ang mata niya kay Cathy na agad namang iniwasan ng huli. Tumingala ako. Tiningnan ang ulap at nakitang makulimlim nga. Binilisan naming inihatid sa Range Rover ang mga gamit bago bumuhos ang malakas na ulan. Tamang-tama rin ang pagbabalik ni na Hans at Brenda. Hindi nakatakas sa paningin ko ang kamay na nakahawak sa braso ni Hans. Iniiwas ko kaagad ang mata bago pa man nila mahalata na nakatitig ako sa kanila. Done packing, guys? Plastic ang pagkakakonsern sa boses ni Brenda. Galing din ang timing. Bumalik dito na tapos na ang lahat ng gawain. Ang arte talaga. Mahinang bulong ni Cathy sa likod ko. Kung makakapit sa braso ang jowa mo, Samantha, naku, parang naka-mighty band. Dikit na dikit na parang hindi na matatanggal. Nanggigigil naman na wika ni Josie. At doon ko na naramdaman ang sakit at pait na parang literal na lalalasahan ko. Alam ni Hans na kailangan naming mag-ingat sa pagpapanggap. Pero hinayaan lang niyang kumapit at lumapit si Brenda sa kanya. Inilibot ko ang paningin at nakita ko ang iilang trabahador na nakakaramdam ng tensyon sa sitwasyon. May ibang naaawa sa akin. May ibang tingin na pumupuri kay Brenda at Hans at may ibang nanghahamak. Tapos na kayo, Samantha? Tanong ni Hans nang walang sumagot kay Brenda. Tapos na. Maikli ko sagot at sana'y mahalata niya na hindi ko nagustuhan ang nakikita ngayon. Tinalikuran ko sila para umalis doon. Pero sadyang malalaki ang hakbang ni Hans papunta sa sasakyan at binuksan ang passenger seat. Parang nawala ang lahat ng nararamdaman ko kanina dahil sa ginawa niya. Pero agad ding bumalik ang sakit nang lumapit doon si Brenda. Thank you. Malambing na sabi nito kay Hans bago sumakay sa naturang sasakyan. Lahat naman kami ay natigilan. Pati si Hans, hindi nakagalaw at hindi na isarado kaagad ang pinto ng sasakyan. Nako, Samantha, ilaban mo ang pwesto mo. Ikaw dapat ang nandyan at hindi ang demonyitang yan. Nagtatangis ang mga ngipin ni Cathy. Bulong lamang iyon pero ramdam ko ang inis at galit. Wisit talaga ang babaeng yan. Masyadong pabida. Sigurado pa siyang siya ang pinapasakay ni Sir John? Wika naman ni Josie na halos kalmuti na si Brenda. Dito ba ako sasakay, Hans? Or si Samantha? Pwede naman akong lumipat sa likod eh. Maarteng saad nito. Pero wala kaming sagot na narinig mula kay Hans. Diyan ka na. Kay Miko na ako sasabay. Wala namang pagdadalawang isip kung wika. Iniwanan ko na sila doon at dumiretso sa Range Rover. Sumunod din si Cathy at si Josie. Magtatanong pa sana si Miko pero hindi ko na binigyan ng pagkakataon. Umalis na tayo, Miko. Baka maabutan pa tayo ng malakas na ulan. Sabay ng pag-andar ng sasakyan, ang unti-unting pagpatak ng ulan. Habang papalayo kami sa manggahan, lumalakas na ang buhos nito. Nakikisama ang ulan sa nararamdaman ko ngayon. Unti-unting kumikirot ang aking dibdib habang tinitingnan sa side mirror ang pulang Hilux na sumusunod sa amin. Pero kalaunan, lumiko na ito at nag-iba na ng daan na tinatahak at papalabas na ng hasyenda. Walang mapaglagyan ang aking inis. Inis at galit. Sigurado akong may bahid na ng galit ang nararamdaman ko ngayon. Nagpahatid ng lunch, pero may tao namang willing na gagawa sa kanya ng ganun. Gusto kong maghanap ng mapagbubuntungan ng galit. Ang sarap manapak at maging bayolente. Pero nagpigil ako. Walang kasalanan ang aking mga kasama.
wala silang kinalaman sa nangyari sa kanina. Nasa taniman na kami ng pinya nang biglang namatay ang makina ng sasakyan. In-start ulit ito ni Miko ng 3 beses pero hindi pa rin gumagana. Anong nangyayari? Bakit tayo tumigil? Hindi ko napigilang magtanong. Nawalan yata ng kuryente ang baterya? Saglit lang at tatawag ako sa mansyon para masundo kayo. Ang lakas-lakas na kasi ng ulan at hindi ko matitingnan ang makina, sagot ni Miko. Kinuha nito ang kanyang cellphone at may tinawagan. Wala yatang sumagot at kailangang ulitin niya ang tawag. Halos hindi na makita ang paligid dahil sa lakas ng ulan. Biglang nagising ang inis at galit na naramdaman kanina. Hindi ko maiwasang mag-isip na magkasama sina Hans at Brenda. Iniisip ko ang mga haplo sa braso na ginagawa ng huli at si Hans na hindi tumatanggi. Bago pa humantong sa ibang pangyayari ang aking iniisip, bigla kong binuksan ang pinto ng Range Rover at tumakbo pauwi sa mansyon. Narinig ko pa ang pagsigaw ni na Josie at Cathy. Maging si Miko ay tinawag ako, pero hindi ako nakikinig. Tuloy-tuloy lang ang aking pagtakbo sa gitna ng bumubuhos na ulan. Hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang mainit na likidong humahalo sa buhos ng ulan. Hindi ko namamalayang umiiyak na pala ako. Hindi ko na napigilan ng ilang hagulhol na kumawala sa aking labi. Akala ko makakaya ko pang tiisin, pero hindi kinaya ng aking dibdib. Basang-basa ako nang makarating sa mansyon. Tumutulo pa ang laylayan ng aking t-shirt, pati ang pantalon. Dumiretso ako sa kusina at si Manang Mila ang unang nakakita sa akin. Diyos ko, mahabaging langit, bakit ka nagpaulan, Samantha? Gulat niyang sigaw. Tinawag niya kaagad si Katrina at si Nena para bigyan ako ng tuwalya. Tinulungan na rin nila akong magpunas ng buhok at ng mukha dahil nanginginig ang aking mga kamay sa ginaw. Umakit ka na sa taas, Samantha, at nang makaligo ka na bago ka pasipunin, utos ni Aling Mila. Makahulog ang mga tingin ang pinupukol nila sa akin at labis akong nagpapasalamat dahil walang naglakas loob na tanungin ako. Sa banyo itinuloy ko ang aking pag-iyak. Para sa akin, malaki ang maitutulong ng pag-iyak para mabawasan ang bigat sa aking dibdib. Habang nagsusuklay ng buhok, may kumatok sa labas. Kasunod nito ay ang tuloy-tuloy na pagpasok ng pinakahuling tao na gugustuhin kong makita. May dala siyang isang mangkok ng mainit na sabaw. "We need to talk. Bakit ka nagpaulan?" Tinanong niya ako na may pinipigilang galit. "Nasiraan kami." Wala namang ganang sagot ko. "Tinatanong kita kung bakit. You can have wait for me dahil willing naman akong puntahan ka." Sumbat niya. "Ako pa talaga ang dapat maghintay? Dahil iba ang inuna mo?" Gusto ko sanang sabihin, pero mas pinili kong huwag na lang. Dahil hindi dapat at ako lang ang nag-iisip na may karapatan ako. Bumuntong hininga siya na parang sumusuko sa usapan namin. Mahabang sandali ang lumipas at nakakabinging katahimikan ang sumunod. Maya-maya, kinuha niya ang suklay mula sa akin at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. "Don't do it again. Please. I'm so worried. Hindi ko alam ang gagawin kung may mangyayaring masama sa iyo." Halata sa boses niya ang pagod. Nagyuko ako ng ulo. Saka ko lang na-realize na para akong bata sa ginawa kanina. Nandito ako para tulungan siya.
Pero sa ginawa ko, dinagdagan ko pa ang inaalala niya.